Mensahe lang, kunwari po. Oh, halimbawa, ngayon, bago tayo magtapos, ano mensahe niyo po kay Angelina Bautista? Alam mo, Angelina Bautista, putang ina mo, kumita ka na dyan ng malaki, umalis ka na dyan. Ang lupit. Kumita ka na. Okay na yon, buhay ka na. Oh, kahit ano pang mangyari, buhay ka na. Kumita ka na dyan, Angelina. Oh. Sabi ni ano, dito, huwag po coach, kailangan ka pa namin. Sabi ni Nuki. O nga, grabe. Hindi, isasama ko kayo. O, kaming tatlo ang magbablog, pero kasama kayo papasok. O, pag may nangyari sa amin, iiwan namin kayo. O, ayan ang masasabi niya kay Angelina. Parang awa mo na, maawa ka sa sinasabing mga PDL dyan. Kasi hindi naman lahat dyan, mga gago yan, ginagago mo eh. Marami kang sinasabi, Mandela, Mandela, pa, may pautot ka pang gusto mong maiyak-iyak ka pa, putang ina mo. Pagpakatutuo ka, umalis ka dyan, yun lang ang importante. Pag umalis ka dyan, baka mapalitan ng mas maayos dyan. Nagkapera ka naman na, ang dami ng, marami kang kinita. Itong, ang, itong bagong ano, September 8 na order nitong si Boeing, na ibalik na yung mga nandun sa Occidental Mindoro, sa Pasugi, may balitang pinirahan na naman niya para yung dalawa doon ay dalhin sa minimum security. Grabe! Putang inang tao yan. Grabe, grabe. Umalis ka na dyan. Ay, nako. Ayan, from one DG to another. Oh, anong mensahe mo kay General Katapang para mas advice mo para mas maging... effective siya na Director General dyan sa Bucor. Alam mo, sa totoo lang, wala naman tayo sa position para paano bigyan ng pangaral itong four-star general ng AFP. Kaso nga lang... Galing, no? Four-star, no? Na-promote yan, panahon ni Pinoy. Galing. Dahil palpak siya sa sub 44 at nila... Sub 44, Katapang sub 44. Gay na naman siya dito sa Bucor na palpak na naman, hindi natin maiiwasan na payuhan siya na umalis ka na. Nakuha mo na yung retirement pay mo, mayroon ka naman ng ano, pension, umalis ka na sa Bucor, binababoy mo ng Bucor. O, di dalawa na silang kumita. Sir Bantag, yung isa kumita na, di umalis ka na dyan sa Bucor. O, nakuha mo na pension mo, lumayas ka na dyan Katapang, kumita na rin kayo parehas eh. Huwag mong ganunin. Inaayos namin yan eh. Tapos gaguhin mo, babuhin mo na naman. Putang ina mo, Katapang ka. Yun ang mensahe ko sa'yo, gago. Secretary Boeing naman po. Boeing! Huwag kang maging Boeing palagi. Putang ina ka. Huwag kang maging si Judge Dredd. Alam mo yun, Judge Dredd? Putang ina. At huwag mong yung mga inosinting tao, huwag mong dinadamay. Kung ako ang kailangan mo, edi hawapan mo ako. Putang ina ka, di ba? Putang ina, kung hinahanap mo, kung sino-sinong hinaharas mo, pati pamilya ko, tarantado, pamilya ng ibang kaibigan ko, mga kaibigan ko, lahat na. Putang ina, ba't kasi hindi ka pa namatay dun sa ano, operasyon mo kung totoo yun? Ha? Susunod naman ako eh, in due time, wag ngayon. Sa Congress at saka sa Senate, ano naman ang inyong, kasi silang dumidinig ng mga kaso dyan eh, sa... Bucor eh, yung mga irregularities dyan. Ano naman ang inyong mensahe sa mga mambabatas? Saludong-saludo ako. Mas, kumbaga, ang saludo ko sa Congress, sa investigation doon, sa hearing, dalawang kamay ko, kung pwede, pati dalawang pa ako sa saludo sa Congress. Maraming salamat, pero naging fair naman sila dahil hindi naman dahil sa gusto ko yung outcome nung ano nila investigation, kundi may mga bayag sila na pinapakitang may pag-asa pa ang ano, ang Pilipinas. Hindi lahat ay nabibili. Sa Senate naman, salamat kay Senator Tolentino. Pagdating naman po, yun lang masasabi ko. Kay ano po, anong mas mensahe nyo sa ang daming magagaling sa Kongreso, no? Pagdating sa Senate, si Tolentino lang. Hindi, totoo naman. Yung iba kasi, parang kinukonsinti pa yung kubol eh. Parang kinukonsinti pa yung mga drugs na pumapasok. Ating Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos.
Alam mo, mahirap basahin kasi itong si Presidente. Sabi nga ni Coach Oli, si Presidente ninyo. Kita mo, nanonood talaga si Sir Bantag. Ha? Kaya pagka tayo may ganyan, eh, comment lang kayo ng comment. Nakakataba ng puso yung nababasa niya yung komentaryo nyo. Ayan, Presidente nyo. Mahirap basahin. Ang sa akin lang, utang yan ang hirap eh. Yung sinasabi kasing weak siya, parang hindi ako maniwalang weak siya eh. Maaring yung weak na yon ay strength niya. Yun ang nakikita ko sa kanya. At ang masasabi ko lang, Mr. President, ay nako, malalim na ang mga buntong hininga ng mga nasasakupan mo. Nagkakagulo na, pati sa Mindanao. Magkakagulo pa sa susunod na mga araw. Kung yan ay sinasadya mo, eh wala tayong magagawa. Pero kung ang nung ginawa mo, kung ano ang itinanim mo, aanihin mo yan, Mr. President. Tayo lang naman, sabi ko nga, ikaw ang tatay namin, kami mga anak mo, kami lang nagsasabi ng opinyon. Yun lang masasabi ko kay Presidente. Pero ako ayoko po maging tatay yun. Ayoko din. Ayoko din. Pambira o lutang tayo dyan. O, sino dito? De, eh, si nabanggit ni Sir Bantag, ah, parang siya ang tatay, no? O, sino dito gusto nyo maging tatay si Marcos? Alam mo tol, nakakatawa eh. Nakakatawa ka. Mr. Bantag, eh, alam nyo naman, napakadami nyo supporters. Sa mga nanonood sa atin, maraming sumusubaybay ng mga supporters nyo at lagi kayong kinakamusta sa akin. So, ano naman ang mensahe nyo sa mga sumusubaybay sa inyo at mga gusto kayong tumakbo, mga supporters nyo? Ah, okay. Unahin natin, siyempre itong mga, ano natin, mga subscribers ninyo, subscribers ng mga lahat ng vloggers na sumusuporta sa atin kay Mr. Bantag, dahil ano eh, sila yung parang nagpapalakas ng loob sa atin at kasama na rin kayo na naglalabas ng katotohanan na kung wala kayo talaga, ay hindi rin sila magko-comment. At kung hindi rin sila magko-comment, wala na. Parang ang laban ko, sarili ko lang. Kaya ako, sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa inyo ng buong puso, buong kaluluwa. Dahil sa suporta ninyo ay lumalakas ako. Salamat, ha? Salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Sir Bantag. Na lumaban. Yun talagang na-feel ko. Kaya nga, minsan may napapanood pa akong vlogger na kahit mali-mali, pero pag nabasa mo yung comment ng mga ano, pag sinabi kasi sa Ilocano, nagbalikas mat, sabi. Hindi, ibig sabihin, yun naman tinutubok din. Kahit nagkakamakamali, ang ibig sabihin, naparating pa rin naman yung dapat iparating sa madlang people. Yun, salamat sa inyo, Banateros, Banatbay, Coach Oli, Busdada. Linawin po natin, ano? Hindi ho natin alam kung asan po si Sir Bantag. Ang itanong nyo ho, kung alam kung asan si Sir Bantag, eh mismong si Secretary Rimulya, baka alam niyang, kasi alam niya lahat eh, di ba? Alam nga niya, nasa Timor-Leste daw si ano eh, ha, si Tebes. Oh, kung may magtatanong sa inyo kung asan si Bantag, si Sir Bantag, di namin alam. Tama si Banatbay, si Boying ang tanongin ninyo. Alam niya nga si Tebes, nasa Timor-Leste. Di wala ho ba kayo sa Timor-Leste, sir? Baka nandun din kayo. Pero ito ha, off the record and on the record, kahit sa ano, hindi namin alam kung nasan po si sir. Hindi po namin tinatanong para ho, eh, for safety of everyone, eh, wala ho kaming alam. Bawat isa sa amin, si Coach Oli, si Boss Dada at saka ako, hindi po namin alam si kung asan po si Sir Bantag. Pero balita ko, nanyan lang ho siya sa Malate, malapit lang daw kay Secretary Rimulya. Sige po. Maraming salamat, sir. Sige.